Yan, we are now live. So, we are live, alive and kicking. So, we are now live on Join the International. Hello, hello, hello. So, we still have 4 minutes. Yeah, I'm just trying to share and, what do you call this? Tag people. Hey, Jonna, how are you? Kamusta dyan sa Pilipinas? Magandang gabi, everybody. Hello, hello, hello. Ayan, Katie shared Join the International. Ayan, so, good morning, good morning, good morning. Ito naman dito sa Pilipinas ay maaraw at sa aking location ay mahangin. Oh, mahangin. Oo. Feeling ko nga parang December lang ngayon. Oh, maganda yan. Cuddle weather ang tawag dyan. Ang tawag? Cuddle. Yeah, cuddle weather. Oh. Hindi, may kakuddle ka. So, how's it? Alive and kicking. Oh, ulit. Mute. Ayan, ayan. So, inalis ko na muna. Meron tayong 3 minutes. I'm super, super excited today, Jonna. I know this, alam mo, I lose track of the weeks since we started. Kasi when you're having fun, you forget about time. And then, I think it could be, I'm close to 5th or 6th week. Correct me if I'm wrong. And I'm so blessed and grateful and thankful for this opportunity for us to get together every Friday. And I know that you're a super busy mom and we got a super busy lifestyle and we make it happen, right? Yes! Grabe, no? Nagsimula lang tayo sa isang kwentuhan na parang, uy, kumustahan? Kumusta ka na ngayon? Until such time na, oh, bakit kaya hindi natin gawin ito para mas marami pa tayong matulungan? At the same time, yung mga tao bang meron sila, may mga ginagawa sila na in some point makarelate sila sa ating ginagawa. Diba? Napakaganda nun. At nakakatuwa dahil marami tayong oportunidad na naibahagi ito sa saan mang sulok ng mundo. Diba? So kami ni Jonna, we have agreed that we need to let out yung intentions natin. It's all about the intentions. Why we do what we do as a woman, as a wife, as a friend, as an entrepreneur, as a businesswoman, or as an employee, whatever it is that we have roles in our life. And then we reflect on it, you know, at the end of the week, ang sa akin ay Friday, sa kanya ay Sabado, and we make it happen, and we share our intentions and reflections weekly to you guys to reach out to a lot of people. So, meron pa tayong a couple of minutes. I know we have 3 or 5 that are watching right now. They hop on early, guys. So, for us to be able to see your comments sa StreamYard, I believe you have to allow StreamYard sa Facebook nyo. But naka-live kami sa Facebook ni Jonna, sa Wellness Diamond, sa Jonda International, sa aming Facebook public pages. So just give us some hearts and hit the button and let us know. Ano, maaga pa, uulitin namin ito mamaya. Hindi pa kami masyadong but let us know, give us some love and tap the love button, okay? At grabe, no? Nakakatuwa itong negosyo na to. Kahit saan sulo ka nga naman ng mundo na pwede nating ibahagi ito. Gaya ko, andito ako sa Pilipinas, ikaw nasa Las Vegas, Nevada. And I'm so excited today because we have a special guest from Cebu. So mamaya, makikita niyo yan. So talagang, nakot, alam kong marami tayong matututunan sa araw na to, sa umagang ito. Hello, so, napaka-biyaya yan, 9 o'clock na, napaunlakan niya tayo. I can't wait to hear from him. Each time I go sa mga trainings niya, I am super, super blown away yung kanyang energy and yung knowledge niya sa industry. And he's so, so humble. Maraming salamat. So bago ko pa i-spit out ano kung sino siya, let's start at 9 p.m. Pacific time. Welcome to Las Vegas, Nevada. It's your turn, Jonna. Hello! Good morning! Isang magandang umaga sa inyong lahat. My name is Jonna from Taguig. Sabi ko saan, from Taguig, Quezon City. From Taguig, Philippines. So, I'm so happy and grateful
I am a mom of three wonderful kids sa mga hindi pa nakakakilala sa akin. So, I am happily married to my wonderful husband, a very, very supportive husband. And I am a full-time employee and we have a traditional business and at the same time, we have a commerce business at napakaganda kasi kabilaman ng mga nangyari, di ba? Sa kabilaman ng mga nangyari, maraming blessing. Maraming blessing. At alam mo, isa sa mga natutunan ko ngayong umaga, yung napakinggan kong prayer meeting, sa mga pinaplano natin sa buhay, minsan, kadalasan, gusto natin, nandun na tayo, nawawala sa atin ang pag-iintay. O kaya naman, dahil pag gusto mong pumunta sa isang lugar, di ba, means, mas masarap mag-shortcut. Di ba, sa mapalapit ka. Pero sa paglalakbay natin sa buhay, ano daw yan, mas maganda daw yung long cut. Kasi along the way, mas marami tayong makikita. So, mamaya na. Marami tayong makakasalimuha. Oo, tama ba? Carry the way akong bigla, di ba? Nagpapakilala pa lang ako. Okay lang. This is what's nice about this platform, ano? We speak our mind, we share. It wala tayong script, it just flows. Hi, June Trinidad from the Philippines. Yeah, so walang script. But we have our intentions, what we are about to say. This is going to be a meaningful conversation. Partner, are you done? Introduction? So, take it away, Katie. Please introduce yourself to the world. magandang gabi, magandang umaga. Kung kayo ay aming global Pinoy kababayans, good morning, good afternoon, good evening, whatever you are in the world. And if you're not a Filipino, you're Filipino by heart or whatever it is, mabuhay, good morning. Thank you for joining us live. Hit the live button right there. Share, please. Tap the heart button, the like button. Let us know where you're coming from. Hashtag live or hashtag replay pag nahanap ninyo kami mamaya. Thank you so much. My name is Katie from Las Vegas, Nevada. I am a wife to my soulmate for almost 20 years. I lose track counting as well. We're having so much fun. You know, 19, 20 years later, we have three kids, 17 years old, 13 years old, and 6 years old. Let me just bring you back to a short background. I came from the Philippines, living in the United States since 2005. My background is in IT. I am a computer technology teacher, which I love, and I became a full-time mom when I immigrated to in America. Kaya nasundan yung mga anak, we have more kids. And then I went back to teaching industry. And 2015 was my last time to be a teacher because I got diagnosed with certain illness and I have to look back and think back and reevaluate what I want to do. I became a full-time mom entrepreneur, supporting my husband with our traditional business as well. And I found a company that, you know, that helped me through the journey, you know, 3 years later. It's like 2.5 years from now that's been helping me with my health and wellness and my family and helping us with the extra income that we needed. And through this journey, I met Jonna. Hindi pa kami nagmi-meet personally, right? And then I'm living a very happy life, fruitful life. I know it's been the journey, sabi nga ni Jonna. It's a journey that counts, the steps that we take day in and day out. And here we are today celebrating whatever success that we have to the world, that we can bring into the world. And thank you for having the time to listen to us. I'm just gonna give an affirmation, TGIF, kasi Friday pa lang dito. Normally, nung nag-work ako, I said, thank God it's Friday kasi nakakapagod. I need to put my feet up and rest. Today is still TGIF. Thank God I am favored. And thank God I am faithful to my journey because today I can see the fruit or some fruit, whatever of faithfulness that I had to my journey. That's it, my dear. It's your turn. All right. So I love your TGIF. Thanks God. Your favorite. Diba? Yes. Napaka ganda naman, no? At patuloy tayong talaga sa akin in my journey. Affirmation, it is really, really helped me to move forward.
And then sabi ko nga, I am thankful for receiving another chance to make my life a better day. And talagang, this is also our opportunity to share with you. Sabi nga natin, di ba, dahil sa social media, yung platform na to ay napakaganda dahil mas kinoconnect niya yung mga tao saan mang sulok ng mundo. So ngayon, I'm from, nandito ako sa Taguig, nandiyan ka sa Nevada, Las Vegas, at meron tayong napaka-importanting taong guest today. He is an IT, and he is also a successful entrepreneur. So talaga nga namang, hindi ko na patatagalin. Papapasukin na natin si Coach Darwin at siya ang mag-share ng kanyang story at pakilala siya sa ating mga viewers. Hello. Wow. Super energetic itong dalawa eh. Nakakahawa naman yung mga energy niyo, ah. So good morning, and good afternoon, everyone. And then thank you so much, Katie from Las Vegas, and then Jonah from the Philippines. So thank you for having me here in your show. Hot seat ako ngayon, ah. Actually, wala. We're so grateful. Salamat. Maraming salamat. Each time we have the opportunity to talk to you, Kuya, it's a blessing. Thank you. Yeah, thank you so much, though. Actually, is this an impromptu? Kasi bago lang, no? Katatapos lang yung webinar ko a few hours ago, and then my partner there also is our very own Crown Diamond Jen Belendez. Now, so thank you talaga na pina-surprise niyo ako dun sa invitation niyo dito. So anyway, hindi ko alam kung ano yung ano ko dito, but I just flow the show na lang. Anyway, before we start for the question and answer, I would like to introduce to you first myself, na yung mga hindi pa nakakilala sa akin right now, yung nanood ngayon sa live natin sa Facebook or saan man na live ngayon. By the way, ang pangalan ko po si Darwin Benias. I am based in the Philippines, no? Cebu po ako naka-base. I am Bisaya, by the way, no? Shout out sa mga Bisaya diyan. Kung saan sulok man kayo ng mundo, no? So, buntag ka rin yung tanan. So, by the way, yan po yung pangalan ko. And then, ang profession ko, by the way, I am into, so just like Katie, I'm into industry. So, I'm a computer programmer, but 15 years ago, hindi ko na nagamit yung profession ko, no? So I terminate my boss 15 years ago. I left my corporate world. And then, ito na po yung pinag-abalahan ko ngayon na tinatawag nila na the MLM industry. So yan po yung pinofocus ko for more than 20 years. And then yan po yung binubuhay ko sa family ko yan. So talagang napaka-exciting na ng negosyo kasi you can help other people to change their lives, no? Not only their financial problem, but of course, especially yung mga problem din sa health nila. And it's a very, very inspiring na pag natulungan mo sila, then magpapasalamat sa'yo, talagang hindi mababayaran ng money. So yan po. And then right now, yeah, currently, I am doing right now, currently, with our business, yung webinar ko kanina. So yun po yung pinofocus ko ngayon kasi talaga ang dami nating natutulungan, no? Not only for the OFW, but another yung mga kababayan natin ng mga Pilipino din dito sa Pilipinas. Yes, yan. Yan po yung partial introductory ko, madam. Mga madam. thank you, Darwin. So for those who are watching live today, please do us a favor, comment down below kung ano man yung mga insight nyo. Nice namin kayo ay makasama namin sa isang fruitful na kwentuhan, no? And for those who are also watching replay, please kindly comment down hashtag replay and your location and also your insight. Oh, yan. So, Katie, do you have, what's our question to Darwin? Kuya, I know that I've been dying to ask you this, pero kuya, ang intention natin tonight is to give hope to people kasi
the beginning, going back to almost a year ago, then when everything is shut down and all we have is social media and Zoom and webinars and tapping into a lot of technology, marami tayong na-reach na tao na hindi dati nagtatap ng mga live na shows na ganito sa Facebook, sa social media, sa Zoom. And then we are trying to convey that what we've been doing in our industry, we are very proud to be a professional network marketer. Unang-una, hindi natin kailangan ng komplikadong background na sa IT, ang dami nating pag-aralan. I know Jonah too, you know, with her background. And this one, everybody can do this. All they have to do is to plug in and to listen and give this a look. So ngayon, going dun sa aking tanong sa'yo, Kuya, I know I've been watching you. One of the stories that I truly love in this industry, your success is very amazing. And yung fire mo, your fire mo ignite even those, the one that already turned off, you know? Wala nang fire. Nakakabalik ng fire. So, Kuya, I know that 15 years ago, you had this, you know, background in IT and technology. And you said, right now, binubuhay mo sa pamilya mo yung profession na ito. What made you look into network marketing industry? That's the first question. And how are you doing right now with it, you know, with this pandemic? Yeah, thank you so much, Kate. You know, that's a very nice question. But yeah, first of all, yung talaga yung sinasabi ko kanina, yung industry na to, the MLM industry, talagang napaka-exciting po itong profession na to, no? Actually, sabi ko nga na it doesn't matter kung ano pa yung background mo, ano ba yung experience mo, white ka man, black ka man, whatever. Basta, if you're willing to work and if you're willing to talagang bibigay mo yung best mo dito sa industry na to, talaga you will change your life, no? So, ang gagawin mo lang dito is, of course, this is a very simple business kasi this is what I love in this industry kasi you have your own boss, no? You can work with your spouse and then walang mga ano sa'yo eh. You can wake up whatever you want. You have a time freedom, ba? That's the good thing of this industry. That's why I love this industry because I have no boss. Okay, so for more than 20 years ago, when I started in this industry that time, of course, mga rookie pa kami doon. Grabe talaga before. Compare mo ngayon. Imagine before when I started, wala pang ganito tayo yung mga online kasi when I started with my profession an IT, wala pa, hindi pa usong internet before eh. WordStar, Lotus, saka ganun pa yung mga ano natin eh. Online, yes. Pa, no? And then, yeah, you know, naka-ano ka pa doon. I've been doing 36 years. I am almost 450 na. That time, walang internet. So, imagine when I started this industry, the multi-level marketing, yung first company ko, when you set an appointment with your guest, imagine wala kang telepono, wala ka everything, tatawag ka ng telepono na landline. Then ang landline mo, telepono, wala kang landline sa bahay, pupunta ka ng tindahan, di ba? Tatawag ka doon, tapos ano ka, magbabayad ka ng, magkano ba yun, 2 to 3 pesos. Tapos tatawagan mo yung guest mo or a prospect mo to na mag-meet kayo sa isang presentation na hotel. Then pagdating mo doon, nakaabang ka, then pag hindi ka sinisipot, wala ka, hindi ka makapollow up eh, kasi wala ka communication, paano? Hintay ka lang doon, kahit ano, hindi naman dumating. So, di ba? That's our, ano, among struggle before when we started in this industry, no? So, compare ngayon, grabe. As long as if you have cellphone ngayon, may connection sa internet, you can reach out to any part of the world. So, there is no such thing na hindi ka maging successful ngayon dito. Kasi when I started also, in our business, which is recently, no? Nag-start po ako sa Pilipinas, na grabe din ang in-apply ko yung experience ko for the past how many years. In-apply ko dito yung the way of what we call the traditional way of building your own organization. What is the traditional way? Meaning meeting people outside, meeting in the coffee shop, in the hotels, whatever you want na ma-physical, lahat. Ginawa ko yan. I've been traveling all over the Philippines to do a series of meeting and seminar. But the problem is I am in Cebu and if I fly in Manila, of course, mamamasahe ka sa aeroplano, di ba? Because pagdating mo doon sa Luzon, wala kang bahay, of course, mag-hotel ka. Di ba? Pag sa hotel mo naman, nakaabang ka doon sa mga appointments mo from any key cities. Ang problema doon, pag nakaset ka ng appointment,
Of course, di ba, sa daan pa lang, wala ka sa sasakyan, mag-grab ka. O, ang problema ngayon, dun sa daan pa lang, wala ka. Grabe dyan sa Manila, ang traffic eh. Sa daan pa lang, wala, late ka na doon sa appointment mo. Pagdating mo sa appointment, i-engineering ka pa. Ang dami talaga ng ano eh, kapag dadaanan mo na struggle. Yeah, that's the comparison right now. And then imagine ha, when I started that one, I mga 4 months ko talaga ginawa yan eh. 4 months na talagang walang tulugan. And then when I realized na itong the power of the digital marketing right now. No? Kasi before kasi hindi ko in-apply yan. Kasi alam naman sa industry natin, this is a relationship business. Mas maganda kasi i-meet mo yung mga ano mo. Kasi di ba, sa relationship, so mas maganda makausap kayo face-to-face. But right now, yung during the time of kasagsagan na ng pandemic, talaga lahat na shutdown lahat eh. Hindi ka na makatravel, hindi ka na makapagpunta na mga kaibigan mo. So, anong gagawin mo? So, yun, na-introduce yung the power of digital marketing. Kasi yung digital ngayon, yun ang labanan ngayon eh. Di ba? Yes. So, ginawa ko ngayon is, imagine almost over 1 year, nandito lang ko sa harap ng computer. So mas maganda pala kasi walang gastos eh, kasi when I build my organization, imagine I spend 80% of my income, 20% lang i-retain ko kasi di ba gastos eh to train your members, to train your mga So yun po yung ginagawa ko before. Right now is laki ng savings. Imagine naka-Amerikana ako ngayon pero sa baba naka-short. Di ba? Kasi pag nasa labas ka, imagine pag nasa labas ka, nasa hotel ka, mag-appointment ka, di ba? Especially mga babae, magbibihis pa. Ang problema, ang tagal na mag-ayos. Yung asawa ko every time, you know, when I travel anywhere around the Philippines, pag nasa hotel kami, 3 hours past appointment ko, talagang, i-inform ko na yung wife ko, meron tayong appointment this time. Kasi pag mag-PS, imagine 2 to 3 hours matapos. Diba? So, yun po yung experience ko that time. Kasi right now, when you wake up, of course, salang ka lang sa computer and then talk agad. Ang ma-reach out mo all over the world, not only in the certain areas, diba? So, yun po yung kagandahan ngayon. Nagandahan ngayon sa technology. Kasi you can reach out to any part of the world in just a split of seconds or minutes. Right now, imagine, nasa Las Vegas ka, nasa Pilipinas, nasa Manila, si Donalyn. Imagine, pag mag-set tayo ng webinar ng ganito, mag-set, i-interview kita, Darwin, by di ba? Lilipad ako ng Las Vegas or whatever, na pag-meet tayo sa isang lugar, it takes time. Di ba? So, yun po yung na-remember. Kasi yung before, kasi Katie, talagang nakakatawa eh. When I started yung experience ko sa industry na to, no, multi-level marketing, nakakatawa before, no, yung sabi ko sa iyo na the telephone, mag-call ka. But ang napakasaya doon is yung tawag natin, di ba yung mga motivation ng mga kasi di ba ngayon, pwede mo lang hanapin sa YouTube, search ka lang di ba? Yung mga motivational talk, everything. Yung sa amin before kasi, audio na yon. Talagang ulit-ulitin namin yan sa kaset. Tapos yung pag mag-rewind kami, gaganyan namin yung bullpen, gaganyan natin. I-rewind natin para ulitin mo yung pakinggan yung mga ito. So yun po yung pinagdaanan namin before eh. Tapos pag nasa sasakyan ka, paano mo, ipa-play mo dun sa sasakyan yung audio na kaset na yun. Tapos kakainin ng so, di ba kakainin yung tapos tapos sa uli ko, yung mga experience ko that time na talagang napaka-exciting. So, kaya natatawa ako doon before na yung mga experience namin na dito na industry. Kaya ngayon, if you compare right now, napaka-easy na lang eh. And then, ang daming reklamo ng mga tao na napaka-difficult daw yung to do this business. Oh my God, if you have computer, if you have cell phone, basta may connection ka sa internet, all you have to do is to reach out the person na gusto mong pasalihin. Just invite people. And then, hindi naman, before nga, hindi nga sila tayo nga ang mag-explain. Ngayon, wala ibang mag-explain. Ang role mo lang is to invite people. Di ba? Tapos, yun pa rin, mahirap pa rin sa kanila. Sabi nila, ayaw nila. Ganun, di ba? So, yun po yung nangyari ngayon sa mundo. Especially dun sa mga Zoom webinar natin. Di ba? Tama din sa Zoom webinar natin, magbibeg pa tayo na mag-invite to yung pumasok lang din sa mga Zoom natin, di ba? Compare mo before kasi ang talagang napaka-difficult before kasi hindi mo mga ma-reach out, pupuntahan mo ng bahay to invite, tapos sasamahin mo, kayo pa mag
kayo pa magsasama pa, mag-ano kayo, mag-commute kayo, mag-jeep kayo, papunta ng isang presentation, para lang hindi kayo i-engineer. Yan po yung mga so, experience ko na talagang hindi ko mahit kakalimutan eh, nakakatawa talaga eh. Kuya yes. Darwin, dinala mo kami ni Jonah sa memory lane. I love it. I just love it. Alam mo, wala talagang reason eh. Ang reason na lang is, you know, mindset ng tao. I would throw it there. Katamaran na lang. Yun na lang ang yeah. reason. Because, I'm sorry guys, I'm speaking the truth. Meron kang time na mag-Facebook, meron kang time na makinig. Kung wala man yung oras na yon na available yung training, wala kang, may YouTube ka ba? May Instagram ka ba? May TikTok ka ba? Di ba kuya? Katulad ng dati. Ang dami-dami pa nating resources na kailangang pondohan. Tama? Ito libre. Yeah. Libre na. And this is the reality right now. This is the reality right now in the world, ha? Kasi ang mga tao napaka-busy but when you invite people in this kind of business, no, they say busy daw sila eh. No, I don't believe people busy, di ba? Kasi if you're working in a job, this is what we call the job, just over broke, di ba? Job kasi when you're working to somebody else, always ko to sinasabi sa mga kasama partners ko na OFW na, di ba, pag nasa abroad kayo, grabe kayo magtrabaho, 2 jobs, 3 jobs. Tapos if you work somebody else, imagine ayaw nyo malate eh. When you wake up in the morning, mabibis kayo talagang magmamadali kayo dun sa trabaho. Tapos ang reality, sino pinapayaman nyo? Yung amo nyo, yung boss nyo. Tama. And you work 8 hours a day, susunduhan ka 15-30, and then alam mo na magkano mo sweldo after 8 of the month. And then, di ba, and then, ang gagawin mo, yun lang palagi mo ginagawa araw-araw. Tama. Tapos, ulit-ulit. Imagine for 60 years mo ginagawa yan. After 60 years old, nag-abang ka dun sa mga retirement, whatever ang magkano retirement mo. After your retirement, talaga ang makabenefit din yung doktor mo lang kasi ang dami mo sakit. Di ba? That's the reality right now eh. Kasi, di ba, if you're working, grabe talaga magtrabaho. Pero in reality, hiniram lang nila, yung mga boss ngayon, hiniram nila yung talent and ability mo eh. To work with them. Para sila yayaman. Ikaw, cum laude ka, whatever your profession. And then, grabe, hindi ka mabisi. So, invite mo ng ganito, ay, busy ako, sir, ganun eh. Busy ka, it's only 30 minutes or 1 hour of your time. Tapos, ang sinishare namin sa iyo, babago buhay mo. Sabi ko nga sa kanila, if you continue what you are doing right now, kung 10 years from now, ano mga sitwasyon mo, same pa rin 10 years from now kung hindi mo i-change yan. Mm-hmm. We are here to share this opportunity na this is the vehicle na babago buhay nyo. Bakit? Kasi nakita na namin eh. Sinishare namin sa inyo, all you have to do this one. Of course, lahat naman gagawin ninyo, meron niyang work. Lahat yan work lang. Walang, there is no such thing world na walang trabaho na pwede ka yumaman. Di ba? Dapat pagtrabahoan yan. So dito sa industry namin, trabaho ka first. Very difficult ang first. Pero in the long run, wala, konti na lang trabaho mo. All you have to do is you share your story and then you make money every Friday. Dun sa amin. Diba? Sa'yo, you work hours, 8 hours. Pag mag-absent ka, no work, no pay. So, diba? Tama. Oh. So yun po yung realization ngayon na nangyari sa mundo. Kasi hindi nila maaintindihan eh. Bakit namin ginagawa ito seriously, itong industry namin ngayon? Because nakita namin na if we work this one, we can design our own income. Di ba? Sa inyo, maka-design ka ba sa inyong sa income niyo din sa inyo sa trabaho? No. Fix na po yan eh. Dito, you can do whatever you want. And then you have a time freedom. That's why, di ba, Jen Melendez is a very inspiring story because of, sabi niya, mag-work siya in 24 hours. Imagine 24 hours ka in 7 days a week. Oh, may taba ba sa pamilya yan? If you continue ganyan, ganito pa rin. Wala ka talagang time. Hindi ka makauwi ng Pilipinas if you continue. So at least naman, meron tayong opportunity na share sa kanila na makapagbago ng buhay nila. Then ngayon, napaka-easy lang eh because of the power of this technology that na pwede mo lang, salang ka lang. All you have to do, may messenger ka and then 3-week call of your ano. Then iba yung kakausap. Ang role mo lang is invitation. That's it. So napaka-easy now eh. So I hope na yung mga nakarinig ngayon, no, na ma-realize nila na
ano po yung pinagsasabi namin dito na napaka-excited namin kasi nakita namin yung ano gold mine dito, yung nasa kamay namin eh. Gusto namin ito ipasa sa inyo kasi kami po yung instrument na pag napasa namin sa iyo tapos nakita niyo talaga na pwede talaga babago buhay niyo dito na pwede nyo rin i-share sa mga kaibigan nyo na ikaw po yung instrument din na makapasa, mapasa mo din sa iba. Kasi sa trabaho, ayaw eh. Kung nasa sa loob ko na trabaho, pwede mo ba masiran yung ano mo, yung kasama mo doon sa office? Pwede mo ba ano doon? Di ba, maghihilahan pa nga kayo pag na-promote yung isa mong kaibigan na manager, ikaw hindi pa rin. Asip-sip talaga tong tano. Di ba? Dito sa ating industry, you help your member down the line na maging successful mauna bago yung sarili mo. Kasi pag naging successful yun sa babaan mo, naging whatever rango niya, malampasan ka kung ano yung rango niya, ikaw, madadamay ka rin, mabibless ka rin. Sa corporate world, hindi pwede yan eh. Pag na-promote yung isang kasama mo doon na ikaw yung pioneering sa corporate na yun, tapos bigla lang naging manager yung bagong pasok talaga, magugulat ka, ano pa nangyari dito? Tagal ko na dito, di ba? Madi-depress ka. So yun po yung realization. Kaya po, I left my corporate world 15 years ago kasi that time kasi, grabe sa time namin, Katie, you know naman, sa IT na napakalaking sweldo yan. Especially yung time namin before na wala pang internet. So sa department namin, kami ang pinakamalaking sweldo doon compared sa other department. Kasi imagine pag computer pinag-usapan, di ba? Pag nangyari lang, pag ikaw sa nagtatrabaho sa isang company, may boss ka. Pag hindi mo ma-deliver ang report, talagang katakot-takot yung ano dyan. Yung mura mo dito, memo mo rin. Di ba? So yun po. At least napaka-exciting talaga na siya. Thank you. Jonah, may tanong ko kay Kuya. Go for it. Tatlo, Kuya, ha? Salamat. Hindi ka na promote our trainings. Go ahead, Jonah. Grabe, yung kinwento mo, feeling ko nasa field trip ako. virtual field trip. Kasi naalala ko din na when I first itong ganitong klaseng industry, word of mouth business, talagang I found myself in a hotel, tapos pag wala pa yung guest, naku, ano na nangyari? May cellphone ka ba? Makikitext ka? Or, di ba? O kaya bago ka umalis ng bahay, no? Nakarelate talaga ako daw. Bago ka umalis ng bahay, sisiguraduhin mo na oo, yung kausap mo. Tapos, ang kalaban mo dyan, traffic. Di ba? Traffic, init, gutom. Tapos sasabihin natin, you can work from home. Pero inaabot ka ng 10 oras ng gabi sa daan bago ka makauwi. Di ba? Yes. Talagang maraming salamat. Especially dyan sa inyo sa Luzon. Especially dyan sa inyo sa Luzon. Di ba? Oo. Talaga nga namang napaka hinahanap. Madaming hustle. Yeah, marami ako nakapajama ako. Yeah, oh, thank you. Diba? Webinar. Sabi ni Kuya last week, yeah, Katie, pwede ka bang mag-guest, madalian? Sabi ko, pwede walang camera kasi nagda-drive ako. Tapos binalari ko, sabi ko, alabas ako. I just gonna put my whatever hair. So wala kayo excuse like, Kuya. So I'm sorry, Jonah. Go ahead. It's okay. So, grabe. Galing tayo sa isang field trip. So, my question is, yan ang mga ginagawa mo before. Ano yung naging decision mo? Bakit mo pinasok yung ganitong negosyo? Nasabi mo nga. Ayun. Ang isa dyan kasi, passion mo. Napakain sa pamilya mo. Yeah, kasi ang one of the reason din, hindi naman din of course the income din, no? The bottom line naman na ginagawa natin ito is the income kasi siguro pag hindi tayo doon sa income na yan, no? Kung meron man sa actually ang kasi industry na to, ang isa ko na enjoy dito is you can meet different kind of people, different attitude, different lahat ay nandito eh, no? And then you can help also other people na ma-chase mo yung life nila. Ikaw yung instrument. Isa po yun na hindi mababayaran ng money. Okay? And then the good thing also is you can travel to any part of, especially here in the Philippines. Nga, imagine pag if you're working in a job, di ba? That's realize this. If you're working in 8 hours a day, do you think na makapag-travel ka in any part of the Philippines?
na is at the same time business, no. Pag mag-file ka na nga ng ano, vacation leave, at puta ka ng Boracay, 5 days. Imagine, i-schedule mo yan in a previous, di ba? Magpa-file ka sa boss mo, tapos ano ka pa, mag-ano ka pa dyan kung ano ka pa kung i-approve ka ba dun sa ano mo. Tapos pagdating mo na, na-approve ka na, nandun ka sa Boracay, okay? Pag nag-file ka ng leave, no? Depende yung amo mo kasi sa ano nilagay yung mga report mo, everything. Hindi ka makapag-enjoy. Di ba? Dito sa industry na to, grabe, not only the income na makukuha mo is, imagine nakaabot ako sa mga sa ang sulok ng mga ano, ng mga city dito sa Pilipinas. Hindi ko na napuntahan yan before eh. Punta ng Baguio, Isabela, punta ng iba-ibang lugar. Tapos, ang maganda, you can you know, you can share your opportunity sa kanila. And then, at the same time, after then, hindi naman the whole day ka mag-talk doon. After ka mag-talk, then you can, you know, enjoy with your family, and then, di ba, kung kasama mo yung anak ko, yung time kasi yung previous company ko, sabi, ni Katie, kasama kami ni Katie sa previous company. When I started Philippines din, sinama ko yung youngest ko all over the Luzon. Now, while I'm doing presentation, kami ng Baguio, Tagaytay, Ilocos. So imagine, while you're doing a business, at the same time, nag-vacation ka. Oh, yan po yung isang enjoyment sa industry na to. Kaya ako, ginawa ko itong career na talaga. Kasi ano eh, you can spend time with your family, time freedom, then you can, di ba, you can work together with your spouse, and then din yung anak mo. Pero that time lang kasi, before kasi, that time, hindi ko nadala ang lahat ng anak ko. Of course, meron din mga sacrifices na iano mo eh. Kasi when you build talaga a strong organization na kung gusto mo talagang ano, kikita ka ng malaki sa industry nito, of course, tatrabahoan mo yan. Pero may mga sacrifices din na ano mo, i-consider mo. Isa din doon yung imagine na miss ko yung the first communion ng anak ko kasi wala ako sa Cebu, nasa Manila ako eh, na naabutan kami doon ng bagyo, yung mga naka-schedule ka na umuwi tapos naabutan ka ng bagyo, hindi ka makauwi, tapos mga birthday sa mga anak ko yon. Tapos pinaintindi ko naman sa kanila na yung ginagawa ko naman is ito naman para sa inyo, di ba? Ito ginagawa ko para din sa inyo, at least naintindihan nila. So yun po yung mga sacrifices na ginagawa. So enjoy talaga at saka mahirap din, but the good thing is you enjoy what you are doing. Kasi you meet different kind of people. Ngayon naka, di ba? Hindi pa nga tayo nakita ng personal, but para na tayo magkakilala for more than 10 years eh. Yes. So, diba? Grabe, no? Yeah. Napakaganda ng negosyong ito dahil maraming nabibuild na mga relationship na i-spread natin at nagtutulungan tayo. Anong aspeto ka nga ba? Yung mga strength natin. Ito yung strength ko, maaring weakness yun ng isa, and then yung strength niya, yun yung weakness ko, like yeah. Katie and me. Parang yeah. Nung nakita ko kay Katie, paano mo ginagawa yan? Share mo naman sa akin. Kasi, kaya tulad kay Darwin, pwede mo ba kaming tulungan? Can you be our guest? No, talagang, we share the knowledge, we share the opportunity, we share all the excitement, no? At sabi nga ni Gian, sabi niya kanina, ano, I am so happy na ang daming inspiring, no? Ang daming inspiring people na na-meet ko sa business na to. So 'yan yung mga bagay na hindi mo matutumbasan ng pera. Kasi katulad nga sinabi ni Darren, if you're in a corporate, merong mga may masaya para sa iyo. Kaya very important is the culture. No, very important is the culture. I like what you said, Darwin, na yung iba nag-expect ng different result pero same pa rin yung ginagawa nilang system. Parang habang sinasabi mo yon, I imagine ang isang magsasaka nagtanim ng puno ng mangga tapos nag-expect mamunga ng lansones. Tama. Diba? Yeah. You want to have another farm na mamumunga siya, in-nurture mo, eh, bili ka na another farm. And what I like about in our business, kasi diba, para tayong magsasaka eh. We plant seed, ni-nurture natin yan, dahil alam natin sa pagdating ng tamang panahon, ay mamumunga yan, magiging matayog. At yung bunga yan na magbibigay sa atin ng infinite income. So, same with our business. We just need to build, nurture them with skills, with mindset, the right mindset, right motivation, right
yung vehicle, right tools. Yeah. Diba? Sabi nga nila, if you're in the right opportunity, pero the tools na ginagamit mo, di ba, kung ikaw ay magsasaka, ay ang tools na ginagamit mo, eh, pala at palakol, pang carpintero. So, hindi rin magmamatch. So, ang dami kong naisip. Let me just piggyback yung tools mo, Jonah. Let me just piggyback, Kuya. Let me interject a little bit, okay? Sabi mga magsasaka, I have an analogy sa ating business. We keep planting seeds. Hindi natin ina-expect na bubunga bukas yan. But you also have to keep plucking weeds. Something that does not beneficial. Keep planting seeds, tanggalin mo yung hindi beneficial, remain faithful, and someday you harvest the fruit of your labor. And in this connection, sinabi ka ni Jonah yung tool. Mag-hi lang ako ng dali. Hi sa mga tinag ko sa Canada, sa mga friends ni Kuya Darwin, sa buong, sa 8 million friends na nakatutok ngayon sa atin. Wow. Kasi ang focus ni Kuya Darwin, ano? Ito ang kagandahan ng company namin, alam mo ba? E para kami mga mukhang 20 years old. Oh, di ba? My peace, oh. Kailangan kong sabihin yan kasi nakakabata yung product natin. Alam mo ba, sandali lang ah, nung inintroduce tong product na to, no-brainer sa akin ang kape. We lead with the coffee, right? But we have 30 lines of products that are beneficial sa ating health and wellness. Hindi ko inisip na makakaganda pala ito. Makakaganda ng skin, makakaganda ng mobility natin. Kasi fitness instructor ako, I can move better, you know? I can think better, mas clear ang pag-iisip ko. Nakakaganda ng relation. Sabi mo, Kuya, nadadala mo si Honey sa iyong presentation at mga anak. Nagkakaroon tayo ng bonding with our spouses, di ba? Hindi katulad sa traditional. And the good thing, Katie, is yeah, and the good thing also, you look younger. You look one half of your age. Di ba? Sa kape natin. tawa. Tapos, I love it. Yun, hinay ko lahat nung sana wala akong na-miss. Chona, all of you. Ang galit, di ba? Ang daling makapasok, makita kami sa Facebook. Ngayon, itong tanong ko, I know, you agree with me, partner Sunshine. Kuya, gaano ba kadali, technology-wise, ang business na napasukan natin? Alam ko, you're one of the rock star in the industry. And I just watch you bloom. And it's kind of like, I know it's hard. There's hardship behind it and all the sacrifices. Ang gusto kong iparating ngayon sa aking, mainly sa aking mga family and friends, sa mga humindi na, ang hirap naman gawin yan. Kailangan ko ba mag-live? Ay, kailangan ko bang mag-ganito? Kailangan ko ba ng mabilis na internet? Kailangan ko bang alamin lahat yan? As a technology person going into this network marketing business, right, we're so proud about, gaano kadali natin i-tap in yung system, una yung system, saka ano-ano yung mga tools na meron tayo? Yeah, actually right now kasi, di ba, use naman eh, lahat naman ng tao sa buong mundo, mostly siguro 99% meron ng, di ba, gadget, which is cellphone, di ba? Pati nga yung katulong natin, may cellphone eh. As long as you have cellphone, saka connection, kahit data man or internet man, basta maka-messenger ka, kasi use na natin eh. Kasi kahit hindi ka nag-start ng ganito na negosyo, na ano na yun, nagagawa mo na yun eh, nagchichika ka na sa, ano, eh, sa mga kaibigan mo using messenger, di ba? Nakipag-chat ka, nagpo-post ka sa mukha mo, yung ginagawa mo na araw-araw yun eh. So ang gagawin mo lang, i-convert mo, wag ka nang palagi lang mukha ipopost mo. All you have to do yung mga positive na ano mo. So meaning, pag meron kang nakikita dyan na mga parang curious itong ano, pag nakasumali ka na sa negosyo, yun na yung usually papakita mo dun sa anong pang nangyari sa wall mo. Kasi magugulat yung mga kaibigan mo kasi before eh. Ang nakikita ko sa Europe, parati mukha mo before. Ngayon, ang kapat-bat na yan, kapi na yan, mga 16 na yan. So magkukurious, magtatanong. Pag magtatanong, yun na yun ang gagawin mo na eh. Chat mo, chichikahin mo, basta ang pag-chika mo, hindi lang chat, tatawagan mo sa messenger, pwede naman eh. Tapos, di ba, parang nagchichismis ka yung ano, nakikita mo doon sa kaibigan mo, di ba? Ichichismis mo rin. Yun lang nilang gagawin sa negosyo natin eh. But the good thing lang dito, ichichismis mo yung negosyo na ano yung natutunan mo, di ba? And then ngayon, meron na ngang Zoom, kahit naman ordinary na bata, alam na sa Zoom eh, kasi because of what happened in the world right now, the pandemic, yung Zoom talaga, napaka-useful, di ba? So you can do this one-on-one, two-in-one, di ba? Kahit ano, group presentation or
just like Jonah, ako nakita ko ni Jonah, nag-start to win na, di ba? Nag-start lang muna sa papakilala sa self, which is every 6 a.m. in the morning, di ba? O yan, talagang pinupuyatan yan, wake up talaga yan in the morning. Alam mo, I know yung mga struggle mo dyan kasi mag-prepare ka pa yan before 1 hour, before ka sasalang sa live mo. Tapos, maghahanap ka ano yung content mo ngayon for that day, di ba? O yan, yeah. Napakilala ka sa... Tapos, nagpa-practice ka na mag-do your own webinar kasi everything naman na papra-practicein mo yun Because kung yan na ginagawa mo pa ulit-ulit, parang ano na yun nahahabi mo lang yun Di ba? Yeah. Yan lang yung mga tools natin ngayon online kasi ang labanan ngayon sa market, if you want to involve in a negosyo na ganito na industry, ang labanan ngayon is digital na Digital lahat. Digital kasi mm-hmm. easy na lang to reach people. Just like ngayon. Kung ngayon lang nag-usap tayo, kung prospect ko lang to si Katie, tapos si Jonah ang nag-invite, di ba? So, ang bilis na natin ma-explain in just a matter of a few minutes lang, ma-explain mo na yung mm-hmm. ano yung gusto na opportunity na isa. Yan mo siya. So, ganun lang yun kabilis na ngayon ang technology, no? Kasi lahat ng tayo naka-standby lahat especially pandemic, hindi lumalabas ng bahay that time. Itong nangyari. Yung before kasi, wala pang pandemic, i-invite mo ng ganito na industry. Kuy, mayroon kaming event dito sa isang hotel, ganitong studio, diba? This coming Saturday, after office hour, 6:30 p.m. Oh my God, ayaw pumunta kasi gusto mo nang umuwi kasi magluto, manunood ng mga yung mga series na ano, yung mga series na mga movies sa television. Pero di ba, napaka-busy nila sa ganyan Pero if you share this kind of opportunity, napaka-busy nila sa aabog. Pero ito naman, ito yung ano na, di ba? Kung gagawin mo talaga ito, talaga mabago buhay mo. Compare mo yung ginagawa mo everyday na yung mga ganun. So, yun po yung mga ano, yun po yung mga yung mga traditional way ba na i-invite mo na mga ganyan, ayaw. Pero pag ganito naman sa Zoom din, ayaw din nila. Kasi ano daw, ang connection, daming mga reason Connection doon nila, mahina, tapos data lang ginagamit. Hindi naman rason yan. If you want to change your life, maghanap ka ng paraan. Okay? Maghanap ka ng paraan, maghanap ka ng good signal para makapakinig ka doon. Anong sinisira sa kaibigan mo? Baka yan na po yung pinagdadasal mo na makapagbago sa buhay mo. Hindi ba? Kasi puro ka lang ng reklamo. Talaga wala kang maabutan dyan. Hindi ba? Kaya nga dito Kuya, sa industry natin. I like what you said about... Sige po, go ahead. No problem. No, I just, before I forget, gusto ko yung word mong chismisan. Ako din. Mahilig ka parang show and tell. We need to show and tell the world more about good things. I can't, yung mga results, you don't keep it to yourself. So, whoever, yung mga nag-hop in dito, bumalik kayo sa tao na nag-share. Share nyo naman yung video. Balik kay Kuya, balik kay Jonah, balik kay sakin, kung kay Shona, balik kayo kasi ipo-point nila kayo to the right direction. Ano ba yung mga pinag-chismisan namin? Magandang chismisan ko kasi beneficial. Mas marami ang chismis. Kita, chiki-chika, chika-chika, chika-cheke. Tama ba, Donna? Yes, correct. Yes. I love that, chika-chika, cheke-cheke. Kasi diba, parang, yeah, kasi, it's a modern form of mga chikaders, mga chismosa. Di ba? Pag sinabi mong, tara, pagkwentuhan naman natin si ganito. Tayo ngayon, tara, pagkwentuhan naman natin si Darwin, ano ang kanyang ginagawa, at paano nga ba kami magbe-benefit dyan? Di ba? And like what we started with Katie, ano pa pwede natin gawin para makatulong tayo sa mga nanay na katulad natin or for the sa mga entrepreneur na katulad natin na marami silang iniisip, pero wala silang outlet, paano ba nila gagawin? No? But before that, bago ko ibigay yung floor kay Kerry, I would like to shout out sa lahat ng mga nanonood sa atin sa Facebook Live, Ted, Jonah De Los Santos, Jennifer, Alex Barun Pitalbo, Julie Trinity, Mary Ann Tamayo, Lidias Niana, Jackson De Los Santos, Jonah International, and to my classmate in high school, Paul Oliva, thank you for watching. And Chona Del Rosario, Gian, Gamboa from Bahrain. O diba? Ito yung ano modern chismisan kasi hindi lang kapitbahay. buong mundo. Ano ba? Buong mundo. Kapit. Tama yung kakapit ko.
Nasa kapit nindo. May kakapit ako rito, nasa kabila yung ano ko. So, di ba, tama imagine yung share. Ngayon, share. Ha, imagine ngayon, John, ha, ang technology ngayon, before kasi pag nagla-live tayo, pag interview tayo sa mga television, napakamahalin eh. Mag-live ka na mag-live, di ba? Ngayon, may free live na sa Facebook. Ito sa daming mga tools na pwede mo ano, eh, magagamit eh to reach out to your, ano, di ba? Tapos, hanap ka lang ng vehicle na the right system. Kasi yung itong system na ano natin ngayon na nandito sa kamay natin ngayon. Ano po 'to eh? Wala po tong sukatan kung ano ba yung degree mo, ano ba yung natapos mo, ano ba experience ka ba sa ganito na industry, wala eh. Kasi nandito is proven na ang lahat na nandito may mga kumikita ng million dollars na hindi nga ng experience eh. 'Di ba? So meaning talaga you are in the right system at the right company lang eh na nandun ka po. Kung makita mo yung katangian na yan, of course, give your best na lang. Then ang iba kasi, ang patient nila maliit lang eh. Ito po yung pinaka-importante din sa industry natin. Pag ikaw po maliit lang yung pasensya mo dito, tapos ka, at talo ka talaga. Di ba? Dapat bulletproof ka rin. Kasi this is the people business. Okay? Numbers game po. Bulletproof! Oh. Dapat kasi pag ikaw po expect mo na 'yan pag meron kang na business partner dito, huwag kang mag-celebrate kagad kasi you never know that person na excited lang 'yan for the first day, first week, 1 month, 2 months, after 3 months wala na. If you really expect na nandun yung maging partner mo 'yan for life, so madidepress ka. So, 'di ba? Basta you can have palagi kang tinatawag namin yung philosophy na spare tire na philosophy, na meaning palagi kang meron kang backup. Kasi pag mawala yung partner mo talaga ito, paano mo maging backup? Of course, di ba? You can talk at least one people every day. Kasi sa isang buwan, that's 30 days. You talk at least kahit hindi balentos, basta whatever you want to talk mo eh, yung negosyo mo. Kasi pag meron kang sinasabi, meron kang sinishare, in one day, at least one person a day, it doesn't matter the joy or not. Kasi sa 30 days, you have 30 people na nakausap. Imagine sa 30 days, grabe naman kahit walang isa o dalawa dyan mag-say yes. Di ba? Kasi sabi daw nila, no entry, no ID. Di ba? So meaning, mayroong yes. Diba? So, yun po yung no entry. No ID. So yan, kung palagi ka nagsisay ng no, kung no lang lahat din sa mundo, talagang walang maging successful dito. Yeah. Di ba? Ayan. Napaka-positive, kuya. Bago, tatanong ko lang, anong nainom mo? Anong iniinom mo ngayon? Jonah, anong iniinom mo? Actually, hindi pa nga ako nakatulog. It's almost 2 p.m. in the Philippines. And then, I'm still awake just last night pa eh. Kasi, siguro, I have a meeting in Europe. Actually, mga pa, kagabi pa ako gising until now. Then I do webinar kanina. Minom lang ako ng coffee tsaka dalawang kapso ng inulin. So, ganun din. Oh, diba? Wow. So, ganun talaga eh. If you really excited what you are doing, no? So, talagang excited ka rin i-share mo din sa mga tao. Kasi, di ba? Yeah. Kasi you love what you do eh. So, yun po yung passion natin dito, di ba? So, kaya nga, I'm very excited to share this video kasi ang daming tao na hindi na nila alam eh, ano yung ginagawa natin. So, bakit itong tao ko excited na excited? Because if you're excited, people will follow you. Diba? Yes! It's not how you see it, it's how you, diba? Kung palagi kang excitement, makukyo, ano pa nangyari sa tao to? Bakit ito palagi energetic? Diba? Ito po yung namin, negosyo namin na ma-excited ka talaga kasi pag umiinom ka sa kape namin, talagang ma-excited ka. Imagine lahat ng mga utang na mga ma-remember mo. Kasi merong mental clarity. O di ba, Katie? Tapos ang mangyari, napaka-energetic mo. Tsaka mabata ka pa. Imagine if your age is 50 years old, you look what a people age. O di ba? Ganun po yung mga produkto namin. Isa pa lang product pa yan. Diba? So yan po yung excited kami na dito because hindi naman gusto tayo. Kuya, gusto ko lang i-point out kasi sinabi mo gising ka kasi may tinutulungan kang business partner mo all over the world. Global ang business na ito, ha. Hindi tayo limited lang sa Pilipinas. You have to think global kung gusto mong gawin itong business na to. Hindi tayo limited. Kaya nga, hindi nila nalalaman, Katie, na gaano grabe kalaki po itong negosyo natin eh. Imagine potential.
imagine, i-question ko lang sa kanila, either yung mga traditional na mga nag-open ng negosyo. Now, try daw mag-open ng negosyo in Las Vegas. Kung yan dyan ka sa Las Vegas, diba katakot-takot na maghanap ka pa ng pwesto, maghanap ka pa ng building, mag-rental ka pa, di ba? Mag-rent ka pa every month dyan. Maghanap ka pa naman power kung tatrabaho sa company mo. And do you think yung mga ano mo yun, investment mo dyan, konti lang? Tapos, di ba, ang ROI mo, yung katakot-takot pa yung trabaho mo na pinag... Di ba, ito is, a, is only $20 and then yung global. Global na virtual. You can reach out to any part. So, yun po yung ninaintindihan nila. Eh. Saan ka makakita ng negosyo na $20 tapos buong mundo na naka-ano ka na, no need ka na mag-open ka na ng building doon kasi naka, di ba? Di ba? So, virtual kasi, na lahat eh. So, yun. Kuya, kasi, Jonah, you will agree with me too kasi na-program tayo sa limit. Nakalimit tayo sa four corners only. Kaya minsan ang hirap ipaliwanag, ang hirap nilang tanggap. Hindi, pinapaliwanag natin gaano kasimple. Ang hirap nilang tanggapin na ganun pala kasimple at ganun ka-global ang sakop nito. So, in two or three words, both of you, ano yung reflection niyo sa conversation natin ngayong gabi? You know, if you would like to share. And you start, Donna. My feelings right now, I'm so much excited. And excited for excited. Grateful. I am excited and grateful. So I'm always grateful kasi talagang napakalaki talaga ng potential. And I agree with you, Katie, na program kasi tayo. Hindi kasi yon. Hindi kasi yon yung nakasanayan natin. Hindi kasi yon yung nakamulatan natin. You know what the secret? Diba? Maraming tao ang na-hide sa secret na yon. Kaya we came to 8 hours a day na job kasi naka-program tayo doon. Pero ang nakakatuwa rito dahil naririto tayo, we are the tools. We are the tools. We are the right person. We are in the right place. Na ibabahagi natin to. Kasi ako, laki ako sa hirap. So, anong kami magkakapatid? So, ranas ko talaga. Pag sinabing walang pagkain, walang pagkain. Mangungutang kami sa tindahan. Aga-aga. Aga-aga. No? Punta ka muna doon sa tindahan ng lola mo. Mangungutang ka muna ng isang balot na buns. So, when, nung na-introduce sa akin itong word of mouth business, ay, sabi ko, isa to sa mga solusyon ng mga tao ngayon. So, all we need to do is to have the focus. We need to be consistent. And katulad ng isang magsasaka, patuloy tayong, and I agree with kung ano yung sinabi ni ng ating guest na si Darwin, patuloy tayong magtanim kung mausap ng tao. Kasi maaring yung tao na yun, hindi, maaring hindi siya oo, pero may kaibigan pala siya na nangangailangan nun. Maaring siya yung maging tulay ng biyaya dun sa kaibigan niyang yun. Na pwede nating matulungan in terms of health, in terms of finances. And I'm so happy, grateful, and excited for this opportunity. Let's Kuya Darwin, ikaw ang papa-closing ko ng intention natin. Ha, ikaw kasi mas bata ka sa amin. Pero sasabihin ko lang, mas bata. Sinabi mo edad mo ako, 26. Ano, 36 yan? Nakalimutan ko na edad ko. 27. So Kuya, ang nakuha ko, kayo ni John, very very humble kayo. I like what you said na nakahanap ka ng isa, very excited. Tapos pumasok sa business, wala namang ginawa. So, kung naka-attach tayo dun sa tao, we have to love them, yeah? But we're not supposed to be attached to them. We keep going because ang dami, 7 billion people. Marami kaya ginagamit nating social media para ma-reach natin yung mga tao na ang hirap at hindi ma-reach. So I like the humility that you have instilled, you know, when building a business and keep moving on, talking to people every day. Parang naglalagay ka. Ako, ang analogy ko as a fitness instructor, I trained myself to a lot of things kasi kung wala akong skill set, andun man yung mindset ko. May mindset akong tumulong pero wala akong skill set, natenga na ako doon. Di ba? I need to keep moving on. Hindi ako stuck sa isa.
add a lot of, you know, belts. Belt muna so you can help more people. And at the same time, parang kang yung ano eh, parang yung tawag dito, bamboo tree. Habang tumataas, just keep, you know, bending over, go down to your organization. That's how you progress in this business as well, to go down. And I like how no matter what success you guys or everybody has in this business, they're willing to help, which is the culture. Ngayon, humility, humbleness, keep going, moving on, mindset, skill set, marry everything, and keep plugging in. That's it. Kuya, you end. Yeah, isa din ano, kasi yung ano natin, industry natin is people business, di ba? So people business meaning ang tao dito kasi ano eh, mapagdadaanan kasi natin ups and down dito eh. Kasi di ba, mararanasan niyo, I know siguro niyo, mararanasan niyo na meron kayong naging business partner tapos excited, nawawala, di ba? Pag ma-depress ka kasi dito, talo ka eh. So basta kung meron kang bago, of course, ang rule mo is to help them become successful first bago yung sarili mo. Okay? Pag ayaw naman nila, talagang ayaw nila magpatulong, do not force yourself and do not waste your time. Di ba? Kasi you work for a willing na tao na gusto mong tulungan at tinatakang mapatulong din sa sarili nila. Di ba? Kasi pag tinulungan mo sila, naging successful sila, maduplicate ka, of course, di ba? Ikaw din, mabibless ka. Di ba? So, and then, ang ma-expect mo dyan, kasi imagine ha, ito po yung natutunan ko sa isang mentor ko before na yung tinatawag nila na mango tree na philosophy. You know, ang manga kasi, di ba? Pag yung inisprayhan mo yun, mamumunga yan, di ba? Mamumulak yun eh. Pag sinisprayhan mo, ang daming bulak yan sa araw, di ba? Tapos, hindi naman lahat ng bulak na maging bunga yan eh. Mahuhulog yan sa lupa. At ano yung natitira lang doon, di ba? Yun lang na naging ano mo, naging partner mo. Natitira. Pero hindi pa rin yan, long last pa rin, yung iba pa rin, mawawala yan. Kung hindi mo i-prepare yung self mo ng lahat na yan na mawawala, imagine, pag mawawala yan lahat, imagine, sabi niya yung isang mentor ko, Darwin, pag meron kang 10 diamond in your organization na they are making a lot of money, tapos in just a matter of ano lang, mawawala bigla lahat yung 10. How do you feel? Of course, you feel sad, but do not give up. All you have to do, ang daming tao, sabi mo nga, billion people eh. You look for a new people and build again. Diba? And build again. Just like what happened right now in the world today. Diba? Siguro lahat naman ng businesses traditionally na close. Pati naman tayo din, napiktaran eh. Ako nga dito sa Pilipinas, I tell you honestly na, lahat po ng tao namin dito nawawala na, but, diba? Nag-give up ba kami? No. Napapatuloy kami kasi ang attitude namin, never give up talaga. So all you have to do is keep on keeping on. Do not give up. Diba? So, paano ka hindi mag-give up? Of course, kakausap ka ng tao. Kakausap ka ng tao araw-araw. It doesn't matter they join or not. Kasi pag kumakausap ka ng tao, of course, sooner or later, meron talaga yan magsisay na yes, na maging partner mo na katulad ni Jonah, katulad ni Katie. Imagine, pag meron ka lang tatlo na katulad ni Dr. Cheo Jean Melendez, wala na, business is done. Di ba? Tatlo or apat or lima na tao na naging partner sa'yo na napakaseryoso na itong negosyo. Kasi sabi na nga isang Bible, many are called but few are chosen, di ba? Ang dami mong in-invite pero ang sumali talaga wala eh, iba nga, ilan lang eh. And then dito din sa organization natin, especially sa negosyo natin, ang dami nating tao pero hindi naman lahat din nagtatrabaho, hindi naman lahat din magsistay. Sino lang yung maiiwan, yun lang sa'yo. So, di ba? So yan po yung real, at dapat maintindihan nila yan. Kasi yung iba kasi pag pumasok sa ganitong industry, pag hindi sila ano, hindi sila prepared sa ganyan, talagang mawawala sila eh. Kasi madi-discourage, babalik sila sa tinatawag nila na job. Job meaning security, secured ka sila sa ganyan kasi mayroong 15 and 30. Pero you working for somebody else, pinapayaman mo yung may-ari, hindi ikaw. Di ba? Kasi yun ang balik ka nila eh, pag wala na sila ano. Kasi hindi sila gusto mag-sacrifice dito. Ang sacrifice mo lang dito sa umpisa lang. Sacrifice ka nga na for more than 15 years ka nagtatrabaho sa isang company. Dito lang 1 year, hindi ka na ano, hindi mo masacrifice 1 year, 2 years, 3 years lang. Di ba? So yun po yung ano natin sa industry natin na hindi naiintindihan ng ibang tao na bakit hindi sila mag-sacrifice dito. This is your own business. You have your own boss. Walang mag-dictate sa iyo dito. Ikaw lang, sarili mo. And you can design whatever you want to income this one eh. Di ba? Gusto mong 1 million in a month, trabahuin mo. Gusto mo 1 million in a week, you work on it double time. Di ba? So yun po yun. Then, ang importante, pag ikaw malubat, of course, marami naman tayo activities, just plug it.
Kahit wala kang invites, wala kang negosyo, plug into any webinar. Kasi doon kasi, ang dami mo ma-learn doon eh. Ako nga, hindi ako nag-absent doon sa mga webinar. Pag ako, ano, awake, pag ano, lahat ko sinusunod. So, talagang pumapasok ako kasi meron ka talaga ma-learn dyan. Kahit pakulit-ulit yung ginagabi ng tao dyan. Di ba? Yeah. And then ma-ignite ka, ma-ano ka dyan, matawag doon, malagyan ka ng gasolina eh, pag nandyan ka sa loob. Kasi pag ikaw, nadidepress ka, tapos hindi ka magpa-plug in, wala ka talaga, malulobat ka talaga. Oh, mahihila ka doon sa emotion. Di ba? Kasi hindi so, naman yung, tayo ano, tinawag. Kuya, hindi naman tayo tinawag, di ba? I know you're a believer. Hindi tayo tinawag to be by ourselves. Kailangan natin to plug in to people, you know, mostly surround ourselves with positive people, minded people. I'd like to call on everybody that's joining us to this live. I want to talk to you real quick. This is your night to find us here. If you haven't found us yet, it's not by accident. Ito yung panahon na baka pinagdadasal mo last night. You know, you're looking for a solution to your problem. You're looking for an encouragement. You're looking to hear something positive, to find some positivity in social media. Welcome. This is your night. Kasi na-meet nyo ako, si Jonah, si Kuya Darwin. Sana nakapag-spread kami ng sunshine. Kung wala man sunshine, sabi ko nga, gawa tayo ng sunshine. Bakit hindi? Bakit hindi? So maraming salamat, hashtag replay, hashtag live. Salamat sa 8 million na nag-join sa atin ngayon. Paki-share if you find value to this. Again, kung nasa industry na kayo, sinare nyo to, balik po kayo dun sa taong nag-share nito. Kuya Darwin and Jonah, kayo ay may mga Zoom webinar throughout the week. Ako real quick with Dr. Chi every Tuesday, UK webinar, 10 a.m. Pacific time. Meron tayong conversion dyan sa time. And every Thursday, 7 p.m. Pacific time dito sa United States, si Dr. Chi Bakersfield, 4 hours away from me. But it is global. Everybody is welcome. Jonah? Yeah, so welcome, and thank you so much for the 8 millions. Kanina, we have 10, 15 millions viewers kanina. And I would like to enlighten din, i-highlight yung sinabi nga ni GM from Bahrain. Sabi niya, need daw talaga ng training. Kasi kahit nga sila na nasa corporate, may mga trainings din sila. Pinadadala sila ng office to attend training to acquire new skill sets or retreat for rest and recreation to rejuvenate. So, maganda rin yung sinabi ni Darwin tungkol dyan. So, I would like to shout out my dearest classmate on college, Sonia Alasaas. Thank you for watching. So, to close. Wait, Zoom webinar mo. Yung date mo, saka si Kuya. We forgot. Sorry. So, if you then, type on the chat too. Me and Rose, my wonderling twin, Rose Reyes from Quezon City, we have a webinar at 8 p.m. Monday. 8 p.m. Monday, we have a webinar. Ito naman sa mga nag-uopisina, kaya sabi nyo, wala kayong oras, lagyan natin ng oras. Gagawan namin kayo ng oras para maibahagi namin kung ano yung opportunity na to. And we are so excited because we have a couple na guest on Monday. It is also related to Bill and Judith. Michael Apud and Ruth, kanyang wife. So, tune in, lalo na sa mga mag-asawa na naghahanap ng negosyo, naggagawin to sa bahay, katulad ko din, no? At ginagawa ko rin to sa bahay, lalo na ngayon, wala akong pasok. So, webinar din ni Gian from Bahrain. They have Friday 8 p.m. Manila time and Saturday Manila time. And yun, this is our Saturday, regular Saturday. So that's all for me. I have a live every morning. So yun. Ayan. Okay, so grabe, ha? I would like to take this opportunity na salamat talaga na marami na pinaunlakan niyo ako dito sa sesyon ninyo na grabe. Talaga napaka-excited din, nahahawa ako dun sa excitement niyo. Eh. And then sabi nga ni Chona dito sa live natin na it means sabi na yung global chismisa na saka global gossip, di ba?
yun po yung ano natin, pinagsasabi, global talaga yung chismisa natin eh, pero at least positive yung chismisa natin. Di ba? So yeah, yung pinagsasabi namin dito na webinar, by the way, yung mga tao po na nakakinig dun sa live ng live show, live po dito na, na simultaneous na live dito sa StreamYard, ano po ha, yung company na po yun, isa pangalan po is Valentos, no? So for your information, Valentos po yun. And then ito po kaming tatlo, meron kaming mga sarili na mga webinar na scheduled din. Sa akin kasi, a few hours ago, katatapos lang yung 10 a.m. Dito po sa Pilipinas po yun, every Saturday po yan, kasama ko po yung Crown Diamond namin, si Jen Melendez palagi po dyan, no? So isa sa Tagalog version. And then mamaya po, in a few hours from now, matutulog lang ako konti. It's 2 p.m. In the afternoon right now in the Philippines. So 3 a.m. naman, gigising ako kasi in the Europe time, meron ako webinar din. Okay, and then by Sunday, Sunday dito sa Pilipinas, Saturday dyan sa Amerika, guest din ako kay, ano, kay Carl, kay Madam Ambisiosa. Diba? So napaka-exciting. So ito pong ginagawa namin ngayon, a series of mga marathon webinar. Yan po yung ginagawa namin talaga na sineseryoso talaga namin yung negosyo. Kasi pag wala kang gagawin, wala ka talagang resulta niyan eh. Diba? So yun po yung pamaraan para ka gusto kang maging successful sa itang negosyo, talagang tatrabahuin mo yan. Tatrabahuin mo yan in terms of, diba? Yung mga ganito, mga events, talagang merong mga activities. Kasi kung meron kang mga ganito, meron talaga yan mapapapasok or maging partner mo dito sa negosyo na si pinagsasabi namin dito na negosyo. Okay, so with that, and then thank you so much once again, no, the two beautiful ladies here, and then thank you, maraming salamat. Thank you, Kuya. Nakapagbigay po ako ng ano. Thank you so much. Maraming salamat. Palakpakan naman natin yung dalawa. Kuya, we end with a prayer all the time, so you're welcome to join us, you know, just bow our head and pray, put ourselves to the presence of our God. And I'm gonna lead you or Jonah, you guys happy and in 1 minute. Thank you, Father, for this time that you allowed to happen. Maraming salamat po. I-bless niyo po si Kuya Darwin sa lahat ng endeavor niya sa family. Keep him safe. Thank you for the leader that he is, that you guys call to serve a lot of people in the world na katulad ni Jonah. At ako, Lord, you have called the ones that are not equipped, but you equip them with knowledge, wisdom, and understanding and the leadership skills na galing lang sa iyo, Panginoon. Thank you so much sa lahat ng nakikinig. I-bless niyo po sila ng magandang health. I-bless niyo po sila ng magandang wealth. At yung mga makikinig pa later on that would find us, know that I know that this is an answered prayer. Kung bibigay sila ng oras at panahon, Panginoon, para pakinggan ito, marami po silang mapupulot na wisdom na hindi lamang po galing sa aming tatlo. Naniniwala po ako na galing sa iyo, Ama. Thank you so much for everything. We praise you, we bless you, and we glorify you. In Jesus' name, amen. 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 Praise God. Okay, thank you, Lord. Wow. Thank you so much sa pagiging mapalad. Kami ay mapalad at patuloy nyo kaming ipuin ng aming mga puso at isipan na patuloy na maging tulay ng biyaya sa iba. Ang lahat ng ito ay samot na langin namin sa iyo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Pangalan. Amen. Thank you, thank you. Have a blessed day. Kuya, maraming salamat. Thank you so much. Thank you so much. Bye-bye, guys. Have a blessed day sa iyo dyan. Yeah. See you sa mga webinar. Ayan, tapos